sa isang barangay captain manumpa bilang presidente sa halip na kay SC Chief Justice Renato Corona. Pakikwento, Dindo Flora. Kahit di sigurado, all set to go na si Barangay Captain Edgardo Aguas ng Barangay Central Tarlac City sakaling totohanin ni Noynoy na sa kanya manunumpa kaysa kay Chief Justice Renato Corona kung mananalo siyang Pangulo. Sakop ng Sitio Alto ni Cap ang Hacienda Lucita. Anong nasa isip ninyo kung sakaling matuloy ito? Siyempre, isang una yung isang malaki para bang pag-aalangan na paano ba pa pasusumpay ng isang Pangulo na nanggaling kasi sa mababang uri ng pangungobyerno. So, may halong excitement talaga. Meron na raw nag-aalok sa kanya na mag-sponsor ng kanyang susuotin. At ngayon pa lang, may napipisilang venue si Cap para sa oath-taking, ang Our Lord's Parish na nasa loob ng Hacienda Lucita. Mismong ama pa raw ni dating Pangulong Corazon Aquino ang nagpagawa nito, hango sa disenyo ng Lord's Chapel ng France. Kaming lahat naging natuwa kami, na-excite kami. No? Hindi lang ako, pati mga nakakausap ko dito sa parish namin, tuwang-tuwa sila. No? If ever it will happen. Excited naman ang mga kabarangay ni Cap sakaling ngayong manumpa si Noynoy sa kanilang Kapitan del Barrio. Siyempre po, proud ako dahil dito po siyang manunumpa sa aming lugar. May karapatan naman siyang dapat mapili kung siya talagang gusto ni President Noynoy. Yan ang aksyon mula dito sa Tarlac City. Dindo Flora, News 5. Sa ibang balita naman, ina ng tatlong batang namatay sa aksidente sa Skyway kahapon, pumanaw na rin. At minor de edad na binaril sa Caloocan, agaw buhay na ngayon. Ang aksyon sa report ni Erel Kabatbat. Namatay na ang ina ng tatlong batang nauna nang nasawi dahil sa aksidente sa Skyway kahapon. Sa ospital na nalagutan ng buhay ang biktimang si Hawi Rakin na siyang nagmamaneho ng SUV. Papunta na sana noon ang mga biktima sa isang theme park sa Laguna nang mangyari ang aksidente. Sa inisyal na pagsisiyasat, pumutok ang gulong ng sasakyan kahit nawalan ito ng kontrol hanggang sa bumaliktad ito sa flyover. Hindi naman daw naka-seatbelt ang mga bata kaya tumalsik sila palabas ng nakabukas na bintana. Agaw buhay naman ngayon ang isang 17-anyos na lalaki sa Caloocan City. Sabi naman nakakita sa insidente, biglang nilapitan ang biktima na kinilalang si Jericho Salas na mga hindi pa nakikilalang mga lalaki habang nakaupo kasama ang mga kabarkada ng barilin. Nakatakbo pang araw ang biktima pero tuluyan siyang bumagsak sa kalye. Tila di pa naman naawa ang mga salarin dahil tinangay pa raw nila ang cellphone ng biktima. Pinaghahanap na ng Pulis Caloocan ang mga sospek. Erel Kabatbat, News 5. Desidido si PCJJ Commissioner Ricardo Abcede na makipag-areglo ang gobyerno sa pamilya Marcos bago matapos ang termino niya sa June 30. Sa selebrasyon, nakaarawan nito sa PCJJ headquarters ngayong araw, sinabi ni Abcede na ituturing niyang tapos na ang kanyang trabaho bilang commissioner kapag nasimulan niya ang negosasyon para sa pakikipag-areglo sa kaso kaugnay sa bilyon-bilyong umanong ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Sa ngayon, wala pang anumang negosasyong nagaganap sa pagitan ng gobyerno at Marcoses. Pero kahit ang Supreme Court daw, pabor din na areglohin na lang kaysa patagalin pa ang mga kaso. This way, I am determined to pursue this. Whether I just set the tone for the next commission or for the next administration, it will be up to them. Pero ako, I will have done my part if I just set the tone. Sa showbiz action, palaisipan pa rin kung babalik pa ba si Willie Revillame sa kanyang programa sa kanyang mother station matapos ang lagpas isang linggo hindi magpakita sa show. Ang sagot ni Willie sa report ni Roda Magnaye. Kasabay ng biglang pagkawala ni Willie Revillame sa noontime show ay ang patuloy na pagdami ng pages sa social networking sites na nagpepetisyon para sa kanyang resignation sa programa niya sa kanyang mother station. Sa ngayon, umaabot na sa 253,000 ang sumusuporta dito. Yung lahat ng tumitira sa akin sa Twitter,
sa YouTube, sa email. Sa Facebook. Hindi ako concerned doon, saka hindi ko pinapansin yun. Kahit itirahin na lang ako araw-araw. Malaking palaisipan ngayon kung babalik pa siya sa show o tuluyan na itong iiwan. Sa exclusive interview ng paparazzi kay Willie, sinabi nitong hindi raw pera ang magiging dahilan sakaling siya ay bumalik. Ito'y kahit pa kumikita siya ng mahigit 25 million sa loob ng isang buwan. Hindi pinag-uusapan ng pera dito. Pinag-uusapan dito yung nararamdaman ng puso. Walang amount of money o anumang halaga kung malungkot na ang puso. Hindi ko namimiss ang programa. Ang namimiss ko yung tao. Ito naman ang masasabi ng host sa lahat ng nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Malalaman naman ang lahat kung ano magiging decision ko. Hindi naman po pwedeng hindi. Siyempre may panahon para dyan. May takdang panahon para dyan. At pag nalaman na rin, dapat maintindihan nila ako kung ito pa ba ang gusto kong gawin o hindi na. Hati naman ang opinyon ng mga taong nakausap ng News 5 sa issue kung dapat pang bumalik si Willie sa kanyang programa. Pwede siyang bumalik naman kasi parang nawawala na ng sigla yung wawawawi. Hindi tulad dati na masigla. Okay lang po kung wala na siya. Kasi siguro naman magpapatuloy pa rin naman ang show kahit wala siya. Ibahin na lang yung title. Simula naman mamayang gabi, mapapanood na araw-araw ng alas 11:30 ng gabi ang Daily Showbiz Authority na Juicy. Dagdag na makikigulo bilang host ng programa ang pinakabago nating kapatid na si DJ Mo Twister, kasama si na Christopher Min, Icy Mendoza at Alex Gonzaga. Sa issue naman na nagpaplastikan lang si Mo at Christy, ito ang masasabi ng controversial DJ. Not, at least not me, and I know she's not really the type na magplastikan. As you know, Christy, kung mag-aaway siya, mag-aaway. Kung hindi, hindi, di ba? So, I know there's no plastikan between Christy and I kasi it's not part of our personality. Ito po si Rhoda Magnaye para sa Showbiz Action. Oras na para sa action sa kasaysayan ngayon, May 17. Simulan natin sa Pilipinas sa taong 1954. Naging makasaysayan ang araw nito dahil sumuko sa gobyerno ang Hukbalhap leader na si Luis Taruk. Pagkatapos ng pagsuko na yan, nagsimula na rin ang paghina ng grupo. Punta naman tayo sa 1973 sa Amerika kung saan nagsimula ang televised na hearing na tinatawag na Watergate Scandal. Pinasok at winiretap raw kasi ng company Republican re-electionist Richard Nixon ang headquarters ng Democratic candidate na si Senator George McGovern na kalaban niya. Punta naman tayo sa taong 1978 kung saan natagpuan ang ninakaw na kabaong ng legendary comedian na si Charlie Chaplin sa isang cornfield sa Switzerland. Mga mekaniko raw ang nagnakaw ng kabaong na komedyante at hindi nila alam kung gusto lang nilang magbiro. At yan ang aksyon sa kasaysayan. Silipin naman po natin ang mga reaksyon at suhestyon ng ating mga kapatid sa ating Journalismo Facebook account na ngayon ay mayroon na po tayong 19,533 members. Maraming salamat mga kapatid. Ayan, napakahalaga po ng inyong mga opinion sa amin. At basahin natin ng ilan. Unahin natin ang kay Jean-Jacques Britanya. Ang sabi po niya, ang galing ng TV5 sa technology at informative balita nila, lalo na yung aksyon sa kasaysayan. Salamat. More power TV5, marami pong salamat. Mula naman kay Carlo Malaluan. Sana maging mabuting presidente si Noynoy Aquino. Marami Pilipinong umaasa sa kanya na maging ehemplo sa bawat Pilipino at sana ay tugunan niya ang ating mga hinaing. At ang isa pa, mula naman po ito kay Mylene Teves. Sana tanggalin na ng mga Pinoy sa sarili nila ang pagkaroon ng crab mentality. Kahit sino ang mamuno, basta positive thinker tayo, meron tayong kahihinatnan sa buhay. Maraming salamat muli mga kapatid sa inyong pag-post sa aming site. It's Journalismo. Yun lang i-type ninyo dun sa ating search box sa Facebook. At asahan po ninyo sa darating na mga araw, gagawa tayong iba't ibang mga paraan para mas lalo pa kayong maging involved dito mismo sa ating Action Newscast. At yan ang kalahating oras ng Balitaang Siksik sa impormasyon at puno ng aksyon. Susunod na po ang Totoo TV kung saan susubukan ni na Ariel at Maverick
na kumuha ng NBI clearance. Hindi ko bibigyan yung dalawang yan. Wala, at siya, ay, magulo, masyado siya magulo. Pero ito, mga kapatid, no, kung napansin po ninyo, ang paso po ng ating Action Newscast ay 9:30. Tama po yan. Simula ngayong araw na ito, 9:30 na po tayo pagkatapos ng 5 Max Movies. Kanina, si Shrek 2. Mm-hmm. No? At pagkatapos nito, syempre, yung mga News and Public Affairs shows namin. Pagkatapos yan, ang replay naman po ng Face to Face. Tapos ang Juicy. Mm-hmm. Ayan po. Abangan nyo po lahat ng pagbabagong yan. Ito po ang News 5. Higit sa balita, aksyon!